Patay ang isang binatilyo sa Albay matapos silang magkapikunan ng kanyang kalaro. Pinukpok mo na siya ng bato sa ulo ng kalaro matapos siyang pagbintangang nagtago ng tsinelas. Narito po ang report ni Bon Aquino. Nang dahil lang sa nawawalang tsinelas, hindi na muling masisilayan pa ni Teresita Toledo ang kanyang 14 taong gulang na anak na si Angelo. Ano yung anak ko? Sa pinagbibintangan siya ng tinago yung tsinelas. Tapos, yung suspect, inaano talaga siya, siyang inaanuan ng nagtago. Eh, yung anak ko naman, nagsasabi ng hindi siya. Pinagbintangan daw ng kalaro si Angelo na nagtago ng tsinelas nito. At nang mauwi sa pikunan, pinukpok umano ng bato sa ulo ng kalaro si Angelo na kanyang ikinamatay. Desidido ang pamilya ni Angelo na sampaan ang reklamo ang kalaro na hindi pinaalam ng DSWD kung eksaktong ilang taon na. Pero dahil minor de edad pa, isinailalim siya sa pangangalaga ng Legazpi City Social Welfare and Development Office para mabigyan ng counseling. Ayon sa isang psychologist, bugso ng damdamin ang kadalasang dahilan kung bakit nakakagawa ng krimen ang menor de edad. Dahil bata pa, marahil ay hindi pa raw niya lubos na nauunawa na magiging bunga ng kanyang ginawa. Usually they don't know that it will resort to something like that. That it will resort to something grave. And then, kasi nagbibuild naman ang morals ng bata eh. No? Nagbibuild yan as he matures. Malaki rin daw ang impluwensya ng kapaligiran sa inaasal at ginagawa ng isang bata. Yung mga taong nag-i-influence sa kanya, yung within his social circle. So marami. Andyan ang simulan na natin sa pinakamalapit. Andyan ang pamilya, andyan ang komunidad, ang eskwelahan, ang mga kalaro o ang mga kaibigan. Ang mahalaga raw sana, matutukan at magabayan ng tama ang isang bata. Walang mas hihigit pa sa bantay ng magulang. Talaga, sino ba yung mas nakakakilala sa mga anak ko, hindi ang mga magulang, di ba? So mas alam nila ano yung tamang approach to sa anak nila. Para sa unang balita, Von Aquino reporting.